Ang iyong healthcare provider ay nag-order ng Cologuard at natanggap mo ang collection kit. Gagawin namin itong madali. Walang espesyal na paghanda o pagbago sa dieta o gamot. Ayos, di ba? Narito ang ilang simpleng hakbang. Kunin ang iyong sample at ipadala sa lab na magsusuri. Makakatanggap ng tawag mula sa Exact Sciences Laboratories para ipaalala kung gumamit ng Cologuard kung hindi mo pa nagawa. Bago magsimula, tiyakin ipadala ang iyong sample sa parehong araw o kinabukasan ng koleksyon upang may sapat na oras na ipadala. Dapat nasa lab ang sample sa loob ng 4 na araw para tagumpay ang pagsuri. Handa ka na ba? Oras na! Unang hakbang. Tingnan ang petsa ng kawalang bisa sa kahon. Kung may bisa, alisin ito sa pakete. Una, buksan ang instruksyon sa gabay sa pasyente at sa pagpapadala. Tapos, buksan ang plastic bag at kunin ang nilalaman para sa koleksyon. Iwanan nakadikit ang bag sa kahon, kailangan ligtas na ibalik mo ang iyong sample. Tingnan kung mayroon kang lalagyan ng sample. Tubo, bote ng panreserbang likido, bracket, at mga etiketa ng sample. Inilatag mo ba ang lahat? Sa hakbang pangalawa, ngayon itaas ang takip at upuan ng kubeta. Buksan ang bracket at ilagay sa gilid ng kubeta patungong likod. Ibaba ang upuan sa bracket. Nakikita mo ba ang bukasan? Sige. Alisin ang takip ng malaking lalagyan at ilagay sa lalagyan sa bracket. Tama. Hakbang pangatlo. Ngayon, gawin ang kailangan mong gawin. Umupo sa kubeta at magdumi sa lalagyan. Mag-ingat na hindi mahawahan ang iyong sample. Okay lang kung may konting ihi sa lalagyan. Ang iyong sample ay dapat hindi nagbabago at ang laki ay hindi dapat mas malaki sa boteng pampreserbang likido ng iyong kit. Kung tapos ka na, tumayo, iangat ang lalagyan mula sa bracket at ilagay ito sa counter. Hayaang bukas ang lalagyan ng sample dahil may mga hakbang bago ito'y padala. Pang-apat na hakbang. Kunin ang maliit na puting tubo. Iyon yan. Alisin ang takip at bunutin ang probe. Ngayon, simutin ang ibabaw ng sample hanggang natakpan ang uka sa probe. Ibalik ang probe sa tubo. Isara ang takip ng lubusan. Ngayon, ibuhos lahat ng pampreserbang likido sa bote sa lagayan. May natira ba sa bote? Panglimang hakbang. Tapos, ilagay ang takip sa lalagyan. Itornilo ito ng tuwid at mahigpit. Ngayon, ibasura o resiklo ang bakanteng boteng pampreserbang likido at ang bracket para sa kubeta. Binabati kita! Kita mo, napakadali! Pang-anim na hakbang. Sa wakas, bago ka mag-impake, kailangan mo lagyan ng etiketa ang iyong mga sample. Una, tingnan ang etiketa para sa pagdala, tandaan paanong isulat ang iyong pangalan at address. Pagkatapos, malinaw isulat ang iyong pangalan, petsa ng kapanganakan, at petsa at oras ng koleksyon sa mga blankong etiketa ng sample. I-etiketa ang iyong lalagyan ng sample ng ganito. Tapos, maingat impakehin ang iyong kahon at ipadala sa parehong araw o kinabukasan pagkatapos ng koleksyon. Narito kung paano ito gawin. Balatan ang etiketang ito at makikita ang etiketang nabayaran na at address ng pagbalik. Maaaring ihulog ang iyong sample sa isang lokasyon ng UPS o tumawag sa UPS o sa sentro ng Exact Sciences Laboratories Customer Care Center upang ischedule ang pagkuha ng walang kontak. Magplano na ikolekta ang iyong sample na dalhin ito sa UPS sa parehong araw o kinabukasan. Dapat matanggap ng lab ang iyong sample sa madaling panahon upang tagumpay ang pagsuri. Kaya magsiguro na ang linggo o pista opisyal ay hindi magantala sa iyong pagpadala. Pagkatapos na ihatid o nakuha ang iyong kit, direktang ipapadala ito sa aming lab. Makakarinig ka mula sa iyong healthcare provider sa loob ng 2 linggo ang iyong resulta. Ganun lang kadali. Magsaya sa natitira ng iyong araw.